Sumapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Paano nga ba ikabit ang ating decorative wall cladding kagaya po nito? Tapusin nyo lamang po ang video ito at kayo po ay matututo sa mga ganitong uri ng gawain. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. So nandito na po tayo ngayon sa site, no? Ito po kasalukuyan po tayong nagkakabit ng wall cladding. So usong-uso po yung ganitong klase ng design, lalong-lalo na po sa mga exterior wall. Ito na po, nakapagsimula na po kami ng paglatag. Tapos ayan po yung ating kasama, si Jay at saka si Jude. No, the double J. Sila po yun. Kasalukuyan po silang nagkakabit ng ating wall cladding. So ipapakita po namin sa inyo, step by step, kung paano po ikinakabit ang wall cladding. Dito na po ngayon tayo sa area na atin pong lalagyan ng wall cladding, no? Ito po ang ating gagamitin. Yan, stone wall cladding. So ipapakita po namin sa inyo kung paano po ba namin sinisimulan ang pagkakabit ng ganitong wall cladding. So meron po tayo dito ngayon sa ating harapan yung nakamix na na tile adhesive. Tapos at the same time po yung ating stone cladding, ito po, no, binabad natin sa tubig. So bakit kailangan po nating ibabad to? Ang purpose po nito, pag kaya po natin binababad to sa tubig, para po sigurado tayo na hindi po siya kakapak. Kasi kapag ito po ay dry na dry masyado, tapos pinahida natin ng adhesive, malaki yung chance na sisipsipin niya yung tubig ng tile adhesive. So hindi po siya kakapit ng maayos. Kaya po natin siya ibinababad. Ito na po ngayon, maglalagay na po tayo ng adhesive sa ating stone cladding. So sa mga magtatanong, Kuya Jude, gano'n ba kakapal ang nilalagay dyan na tile adhesive? Ito po, paglalagay po ng tile adhesive, halimbawa po, kung ang inyong wall na pagkakabitan po ay pantay po o nasa hulog, o sinasabi po ng mga kapatid natin na mga maso na nasa level, ang ano po nito, maximum siya ng 2 cm. Yung kapal po niya, maximum of 2 cm. So, ganito lang po yan. Ngayon, kung kayo po ay lagi nyo na pong ginagawa, no, ang pagpapahid ng adhesive, tansyado nyo na po yun kung gaano kakapal ang 2 cm. So, ngayon, ikakabit na po natin siya. Ito po ngayon sa area natin, kung inyo po makikita, nakapaglatag na tayo ng ating wall cladding, no? Pero nagtira po kami ng kapiraso dito. Bali, ito po, ipapakita namin sa inyo kung paano namin ikinakabit yung wall cladding, no? Decorative stone wall cladding. Usong-uso po ito ngayon, no? Dahil napakaganda nga pong tingnan kapag ganito po yung inyong exterior wall o yung mga wall sa labas, magandang tignan. Ipapakita na po namin siya. So ito po ngayon, itong area na to, no? Pag kayo po ay maglalatag ng decorated stone na kagaya po nito, dapat yung unang layer, yan po ay dapat liminado. Ibig sabihin po, pantay. Para po pag nilatag nyo po yung inyong mga bato na to,
itong mga bato na ay pantay din po siya. So, hindi na po kayo mahihirapan. Isa pa po sa dapat ninyong gagawin, ito po yung wall. Dapat po basahin nyo ng tubig. So, para sigurado po tayo nakakapit ng paigi yung ating wall cladding. So, dapat po kumapit siya ng paigi. At the same time po, yung alikabok, dapat po ay tanggalan nyo siya ng alikabok. Ito po kanina, tinanggalan na namin ito ng alikabok. So, ito na po siya. Yun po makikita, mata. So, maraming mga pagkakataon po na kumakapak yung gawa ng decorating stone na to. Kasi, maalikabok. Tapos, hindi nila binabasa itong bato. Pero ito sa amin, binabasa po namin ito. Ayan o, basa siya. So, kayo, maglalagay na tayo ng adhesive. Sa paglalagay po ng adhesive, maganda ang paglagay na ito ay medyo malambot yung halo. No, huwag kayo maglalagay ng batigas na halo. No? Ito. Yan, ganyan lang. Tapos, didikit nyo na po. Mas madali po siyang indikit kapag malambot ang halo. Yan o, kahit tamay lang. Yan o, dinidikit na po siya. Ito. Pag may sumobra po ang halo, magaya nito, tatanggalin nyo. Huwag nyo kayaan tumigas yung halo sa inyong wall, sa inyong decorated stone. Kasi pag tumigas, mahirap linisin. At the same time po, mawawala yung texture ng natural stone na to. Ayan, so ayan, ganyan lang po. Madali lang po siyang ilapat. Kasi po, yung ilalim po niya doon ay nasa level. So, ganyan lang po. Hindi nyo na po kailangan gamitan siya ng wall hammer. Ang pagkakabit po nito, itong stone cladding na to, natutulang po. Mas madali pa po ito ikabit kontra sa tiles. So, kasi sa tiles po, ay masyadong dapat accurate ang mga bitat. Sa wall cladding po, kahit hindi accurate, mabalansihin nyo lang. No? Madali lang po ang pagkabit. So, ganyan o. Konti lang. Konti halo lang. Tapos ayan o. Sa mga kapatid natin na magtatanong, Medyon, gaano ba karami ang mauubos namin na wall cladding sa area namin? So, ang pinakamaganda po dyan, yung inyo pong paglalagyan ng ganito, susukatin po ninyo. No? Tapos, kasabihin nyo doon sa pagbibinha nyo nito, no? Kasabihin nyo doon kung ilang square meter ang area na paglalagyan nyo. Alam na po nila yun kung gaano karami ang ibibigay. Kasi po, ang isang box nito, ang laman po niya ay 1 square meter. Ibig sabihin, pag kayo po ay binigyan, bumili ng isang box, ang laman po doon is 1 square meter. So, ganun din po, parang bumibili din po kayo ng tiles, susukatin niyo yung area niyo, tapos sasabihin niyo doon sa pagbibilhan kung gaano kalaki yung area, kung ilang square meter. No, ha? Kukuhain niyo lang yung taas, tsaka yung haba ng inyong paglalagyan. Tapos, ito po, kung inyo makikita, nagaya po nito, may mga pattern po yan, may mga pattern. Ayan, mga pattern. Ngayon, parang gumandang tingnan, no, i-alternate yung kulay. Halimbawa, ito sa baba, itim. Tapos, ito ay orange, tas puti. Kung itim po ang sinundan niya dito sa taas, huwag yung pagtatabihin yung itim. Huwag nyo po pagtatabihin na ganyan kasi hindi po maganda ang magiging kulay niya, no? Mas maganda kung naka-alternate, maganda po dyan, yung kulay naka-alternate. So, eto, lalagay ulit tayo ng adhesive. So, ganyan lang po. Kahit kung halimbawa po, paglagay nyo ng bato, ay hindi po nagpantay, gagawin nyo, lalagyan nyo lang ng spacer. Kakalsuan sa ilalim para magpantay. Kasi po, yung sukat din po nito ating decorative stone na to, ay hindi rin po siya accurate. Kasi ginawa lang po ito sa molde.
So, nagkakaroon siya ng discrepancy doon sa kanyang sukat. Kaya ang gagawin nyo, kakalsuhan nyo lang, kagaya nito. Kung inyo pong makikita, eto po, malaki yung, maliit yung bikat. Pagdating dito sa kabila, malaki. So, kailangan nyo lang kalsuhan. Ayan. So, ngayon, kung makikita nyo, pantay na yung ano dyan rito, punasan nyo lang ito. Tapos, pagka, halimbawa, natuyo na po yung itong, ano nyo, nilagay nyo na to, pwede nyo na po yung tanggalin. Pero sa ngayon, hindi pa po natin siya pwedeng tanggalin kasi basa pa. So, bago kayo maglagay ng inyong emulsion or ng inyong sealer, tanggalin nyo to. No? Nalilinisan nyo po yan. Yan. Tapos i-alternate lang yung mga groove, ayan o, yung mga bikat niya, tsaka yung groove naka-alternate. So, maglalagay pa po tayo ng isa. So, hindi po yan kagaya ng tiles na dapat yung mga guhit niya sa ilalim, 0-0. Ito kahit may kunting awang, okay lang po yan. So, basta wag lang po tagilid ang pagkaka-patong ninyo. Ngayon po kung sa mga magtatanong yung iba't ibang klase ng design ng ating stone cladding, marami po yung available sa ano sa market. Bahala na po kayo mabili kung aling design po yung gusto ninyo. Bibigyan naman po kayo nila ng design kung anong design ang gusto nyo na ipakabit. Ito po, pinapakita lang po namin sa inyo kung paano ba ang pagkabit. No, mabilis. May iba po yan, bueno, kuhaan ng rodel kasi nahaguna na gano'n ng adhesive, tapos dinidikit lang na gano'n. Sa amin po, hindi kami gano'n magkabit. Hindi isa-isa po namin para sigurado po na dikit lang maigi itong ating stone cladding. Gano'n. Yan o. Ito po yung sinasabi namin kanina. Yung kulay niya dapat ay naka-alternate. So, ito. Pwede po makikita kulay itim. No, pero yung katabi niya kulay orange. Tapos, ganun din niya sa baba. No. Para po yung kalalabasan niya, ganun ang magiging itsura ng kalalabasan niya. Hindi siya solid na kulay. No, parang naka-alternate yung kanya mga kulay. Ito na po ngayon yung aming mga na-finish na. No. Yan. Kung inyo pong makikita, yung kanyang kulay ay naka-alternate. Ayun, alternate. Huwag nyo pong pagsusunod-sunodin. Halimbawa, kung orange yung gitna, yung kasunod niya na bricks, ay huwag nyo pong itatapat yung kulay orange. Pagbabalik na rin nyo po siya para yung kalalabasan niya magandang tingnan. Ayan po. Ayan. Ganun din po yan dito. Ayan. Pagdating sa area niya dito, sa kanto, no, dapat po ito ay kakalibel. Para pag tinignan po rito, no, kasi baka po mamaya, pag kayo po ay nagkabit dito, yung bato po ninyo ay hindi nakapadiretso. Baka mamaya nakapaganon po yan, nakapatagilid. So susundan nyo po yan dito ng level. No, gagamitan nyo ng level bar. Tapos isa ba po na dapat ninyong tatandaan dito sa dugtungan nila sa kabila, itong side na to at saka dito, itong area na to dapat ay naka 45.
So alam na po yan ng mga kapatid natin na mga mason, mga tile setter, kung ano pong ibig sabihin ng naka 45. So dapat ito po ay nakakantumesa. So para po yung itong part na yan dito ay magtagpo yung sa kabilang side. Kagaya po dyan. So yan po yung sinasabi natin. Para itong area na to, sa itong area na to, magtagpo. No? Yan o. Itong area naman na to, no? Okay lang po yan na may awang ng konti kasi lalagyan po yan ng grout. No? Iga-grout po natin yan. So okay lang po yan. Ang importante po dyan na dapat itong area na yan dito, itong area na yan dito ay magtagpo. No? Magtagpo yan sila. Yan. Kung inyo po kayo makikita, ito na po yung ating finished product. No? Tapos na po natin siyang malagyan ng stone cladding. No? Ayan po. Ayan po yung area natin. Sa muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating video. Dalangin po namin na ang video po namin ito ay nakapagdulot muli sa inyo ng kalaman at inspirasyon, lalong-lalo na po sa pagkakabit ng ating decorative wall cladding. Sa muli po, ito po ang inyong kapatid, Jodrius. God bless.